Hello guys, this is Donasen Negosyante. So ngayon po guys, gagawa po ako na isang product review sa isang product na ginagamit ko. Ito po ay sikreto ko po na sasabihin sa inyong lahat na isa po ako sa mga taong gumagamit ng product na to. So guys, this is my first dinner outside after the lockdown. So I've been using the product since March 22, 2019. So ibang mga lalaki or kadalasan po sa mga lalaki gusto talaga magpatubo ng balbas. Kaso lang problema, hindi po talaga tayo gifted. So isa na din po ako sa mga tao, sa mga lalaki diyan na hindi talaga gifted ng balbas. Yung iba gusto magpabalbas kasi gusto nilang to look more mature. Ganon din po ako. Gusto ko magiging mature po yung itsura ko, kaya nagpabalbas po ako. Yung iba naman po is medyo gusto ng girlfriend nila or yung asawa nila magkaroon ng balbas, pagpakilite. Yun. So isa din po yung reason kung bakit po nagpabalbas yung lalaki. At saka, third po is medyo maganda din naman tingnan kung may balbas ka. Ako po dati, wala talaga akong balbas dito. Dito lang yung balbas ko. Sa chin lang po at saka sa upper lip po yung balbas ko. Kaya po, I started using minoxidil 5%. Yung pinakauna ko pong ginamit yung minoxidil 5%, yung regrow. Medyo mahal po yung regrow. It cost me about 1,400 when I started using minoxidil. Tapos, nag-try din po ako ng minoxidil foam. Medyo mahal yung foam. Mga almost 800 to 900 pesos per bottle po, per canister po ng minoxidil foam. Maganda yung foam kasi mas mabilis siyang matuyo as compared to the liquid minoxidil. I also try using po minoxidil 5%, yung Kirkland. I also try using them. Okay din naman yung effect. At saka, I also tried using minoxidil 10%, yung Tugane. Yung Tugane medyo mas maganda kasi medyo mas matapang. Tapos, mafe-feel mo talaga yung hapdi talaga pag nilagay mo na yung gamot sa mukha mo. Talagang, mafe-feel mo na talaga yung tapang talaga niya. Medyo mahapdi siya. At grabe talaga yung pag-dry talaga ng skin ko. Kahit na po, lagyan ko pa ng LCLT po na powder. Yun po, talagang nag-dries up talaga siya. Tapos, side effects talaga ng 10% is medyo mas grabe siya as compared to 5%. Grabe yung paghihilo ko talaga. Kasi minoxidil guys, gamot po ito, pangpatubo ng buhok. Pero other than that, meron din po siyang side effects po for lowering down our blood pressure. So, makakos din po siya ng hypotension. Bababa po yung BP po natin. So, kaya advisable, before using minoxidil, try to check your BP talaga. Yun na talaga na experience ko. Tapos, lately po, nung nag 1 year na po ako, yung nag lockdown na, kasi nagwa 1 year ako last March 22, 2020 po. During the lockdown, medyo cost cutting na po ako. Kaya po gumagamit po ako ngayon. Ito po yung pinakabago ko pong ginamit, yung minoxidil strand. Medyo mura lang talaga ito guys. It only cost me about 250 per bottle. Tapos mas makakatipid ka kung bili ka po ng by 4 na strand. Medyo mas mura. Mga 700 plus lang. So basically nasa 100 plus lang yung bili ko ng minoxidil strand. Hindi ko na alam kung magkano bili ko. Kaka-order ko pa lang sa Shopee, hindi pa po dumating. Pero may stocks pa naman ako dyan. Naka-reserve pa naman ako, 4 pa na bottle. So, bumili na lang po ako ng another 4 for reserve na lang po. Kasi, baka maubusan ako. So, medyo talagang na-addict na talaga ako using minoxidil. Kasi nakikita ko naman talaga yung effect. I started with no, zero talaga. Wala talagang balbas talaga sa gilid. Pero ngayon po, after using minoxidil for almost 1 year and 6 months po, ito na po yung efekto niya. Pero, unfortunately lang po, medyo matagal kasi ako nag-start using the minoxidil at the age of 40. So, kaya po, medyo mahina yung tubo. Pero yung iba po, kasamahan po namin sa group po namin sa Facebook, yung Minoxidil Philippines po, yung nag-minoxidil journey po, is basically after 2 to 3 months, marami na talagang balbas tumutubo sa kanila. Pero, anyways po guys, this is a journey. Kaya tinatawag natin itong minoxidil journey kasi
sa iba't ibang tao, iba't iba din po yung reaction, yung tubo po ng buhok. Hindi po tayo pares-pareho po yung tubo. Yung iba po medyo mas mabilis ang tubo, yung iba medyo mahina. So, sa akin medyo mahina po, slow grower po ako dahil po sa edad ko po ngayon. So, 41 na po ako. So, I started using minoxidil at the age of 40. So, expected talaga, medyo mahina talaga yung tubo na talaga. Pero, satisfied din naman ako kasi ngayon, klarong-klaro naman talaga yung balbas ko. So, other side effects po na ma-feel po ninyo or magkaroon po kayo possibility po na mga side effects is acne, yung pimples, yung tagyawat. Lalong-lalo na po kung gumagamit po kayo ng derma roller. Pero actually, I also tried using derma roller. Wala naman talagang effect sa akin. Medyo mahabdi lang talaga kasi may needle. Kasi yung maliliit na needle, gamit ko is 0.5 mm po na needle. So, i-glide mo yan sa mukha mo. The purpose of it is just to open up the pores para naman po mas mabilis po yung absorption po ng gamot. Pero basically po, wala din. Ganun din po yung tubo talaga ng hairs ko. So, hindi ko po alam po sa inyo if effective ba talaga yung derma roller. But if you really want to try derma roller, pwede po ninyo i-try. Pero, make it sure talaga na well-sterilized talaga yung derma roller po ninyo. Kasi ito really cause a lot of tagyawat. Kasi open pores, tapos lalong-lalo na po kung hindi po well-sterilized po yung derma roller pagkatapos paggamit. So, may possibility na may tutubo pong bacteria and it would cause a lot of acne and tagyawat po sa mukha po ninyo. Pwede din po na direct po gamit po ninyo ng minoxidil magkaroon po kayo ng acne. So yung ginagawa po, yung ina-advise ko po sa mga kaibigan ko po na magkaroon po ng acne, stop for a while po using the minoxidil and try to consult po a dermatologist para at least po makita po talaga kung ano yung cause. Baka naman po complications or cause po yun ng or reaction po yun ng minoxidil. So baka hindi po hiyang yung kutis mo or yung skin mo sa minoxidil kaya po nagkakaroon ka po ng pimples. Tapos other side effects po na nakikita ko po when I try to use to gain po yung 10%, nag yellowish discoloration. So mas maganda talaga after using minoxidil, wash your hands lang talaga. So yun, regarding naman po sa insomnia, so far po guys, wala po akong nakikita or wala po akong na-experience po na insomnia sa akin. Except lang po yung panghihilo, minsan na panghihilo after applying po yung minoxidil at saka dryness talaga sa aking skin, lalong lalo na po when I use 10%. So yung ginamit ko naman pang iwas po ng dryness is ito po, yung Nivea for Men na moisturizer. At saka meron din po binigay po yung kapatid ko, yung bird oil. Tapos iba pong tanong is how many hours po tayo maghilamos? Pwede maghilamos lalong lalo po kung nagtatrabaho po tayo. Tapos medyo oily po yung skin po natin. Maganda po na after 4 hours of applying the minoxidil, yung tuyong-tuyo na talaga, yung properly absorb na talaga yung gamot, pwede ka na po maghilamos po. At yung ginawa ko naman after hilamos po is maglagay talaga ako ng moisturizer. Hindi na po ako maglagay ulit ng minoxidil. So twice a day ko lang nilagay yung minoxidil sa umaga at sa gabi. Tapos mas maganda pag on time ka, yung kung 7 a.m. ka maglagay, dapat 7 p.m. ka din maglagay, at least 12 hours apart po. Pero minsan po, sa akin, hindi po talaga ako matatiming, pero basically ganun din naman yung tubo. Minsan mag-a-apply po ako ng minoxidil around 9 a.m. tapos mag-reapply po ako mga 6 o'clock po ng gabi, yung pagkatapos kong pumaliko. So, yun po yung usual. Pero minsan po 8 o'clock po sa gabi. Basta every time after bath ko po nilalagay yung minoxidil. So, next is paano po gamitin ang minoxidil. So, madali lang po guys. Gamit ko naman spray. So, spray mo lang po. Spray on it. Spray on po sa mukha mo. Tapos, spread it out. Advice po ito guys, 1 ml lang po. Pero sa akin po kasi spray, hindi ko po makalculate po yung 1 ml. So, minsan po, ang isang bottle po, this is a 60 ml bottle, mauubos ko po ito in less than 1 month. Kasi minsan madami ko kasi, lalong-lalo po kung nagmamadali po ako. Pero kung gumagamit po kayo ng dropper, so medyo may ano talaga yun, may calibration talaga na 1 ml. So, may sukat talaga yun na 1 ml. So, pwede nyo po gawin kung natitipid talaga kayo. So, basically, mga almost mang 1 month talaga ito na gamit. Kasi 1 ml times 2, so 2 ml per day, tapos 60 bottles, so basically 30 days po ito isang bottle. So just spread lang po, spread it evenly po sa skin po ninyo, and allow it to dry muna.
bago po kayo maglagay po ng mask or bago po kayo aalis po ng bahay. Pangit kasi guys pag hindi siya fully dry kasi yung iba po magsistick on sa mask po natin, lalo na po ngayon na nagmamask po tayo. Magsistick po yun sa mask, so sayang din naman po yung gamot na hindi talaga fully absorb. So mas maganda kung fully absorb. Pero kung gusto niyo talaga yung dry na dry talaga, mas mabilis ma-absorb po, gamit po kayo ng minoxidil foam na 5% yung Kirkland. Maganda din po yun pero medyo mahal lang. Mga 800 to 900 po yung isang bottle po or canister ng ano po ng Kirkland. So basically po guys, yung pinaka-common talaga na side effects na na-experience ko dito is yung dryness lang talaga ng aking skin. Tuloy po guys, after ko po gumamit ng minoxidil, after spreading it on sa aking mukha, yung excess po ilalagay ko talaga sa buho ko. So, wala lang, para prevention lang po na hindi po ako mapanot, hindi po ako kakalbo. Pero so far naman po, makapal pa naman yung buho ko, so hindi ko ito ginagamit talaga sa ulo ko yung minoxidil. Pang facial hair ko lang talaga yung minoxidil ko po guys. So, yun. So, kung may tanong po kayo guys regarding po sa minoxidil, you can try to write down your comment below para masagot ko. At sana po nagustuhan po ninyo ang aking vlog po ngayon, ang aking product review po ng Strand. So, basically po guys, wala po akong nakita ng any difference. Effective po talaga yung Strand minoxidil. Ah, bago ko pala i-end ang aking video, kung may tanong po kayo guys kung pwede ba mag-shave sa balbas po ninyo, yes, pwede po kayo mag-shave. Pero pag bago pa lang kayo talaga gumamit talaga ng minoxidil, nasa first month or second month po kayo, iwas lang po tayo sa pag-shave kasi nakaka-disappoint. Lalong-lalo na po yung pagtubo, po medyo maliliit po yung tubo. Tapos pag sinishave po ninyo yan, medyo matagal ang pagtubo. Baka ma-disappoint po kayo sa inyong journey ng minoxidil. So kung gusto niyo talaga mag-shave talaga, yung clean ka talaga, yung clean shave talaga, better do the shaving po guys kung nagte-terminal na po talaga. Yung medyo ganito na po, yung medyo malalaki na po yung grano po ng balbas po ninyo. Kasi mas mabilis po siyang tumubo. Pero sa akin naman po guys, kung ganitong klaseng tubo po tapos mo siya shave down po ako, mag-clean shave po ako, it would take me about 2 months po bago siyang tumubo ulit. Tapos meron pa po akong mga villus, hindi pa po lahat ng balbas ko po nasa terminal na po. So yung ibang mga villus pa po, kaya iwas shave lang talaga ako. So, last time nag-shave po ako, ang daming nag-comment po ng aking mga viewers at saka mga subscribers, ang pangit ko daw tingnan. Pati po yung mga anak ko nagko-comment talaga na ang pangit-pangit mo dali pag wala kang balbas. So, kaya po, hindi na po ako nag-shave po ngayon. Nag-trim na lang po ako. Gamit ko po yung clipper. So, dito po guys, 7mm po yung ano ko po, yung pag-cut ko. Tapos, dito naman sa ibabaw, is 1mm. Tapos every time po na magpapagupit po ako, sinasali ko na po, pinapaporma ko na po yung aking balbas para at least maganda po tingnan at saka mas neat po siya tingnan. Mas maganda kasi pag pinapag-groom mo yung balbas mo kasi medyo mas ma-emphasize yung balbas mo at magiging klaradong-klarado talaga. So yun. So saka po guys, napansin po ninyo, parang napansin pa ninyo na hindi pa po siya equal po. Normal lang po yan. Kasi per side po guys sa balbas, hindi talaga yan normal. Yun din po yung ano ko po noon. Dito po medyo mahina yung tubo, dito mas mabilis ang tubo. So hindi po talaga siya equal po. So yun. So yan lang po yung masishare ko po sa inyo. Pero in terms naman sa effectivity po ng Strand, mura po siya at very effective po. Parehas lang po ang effect ng Strand at saka yung minoxidil na Kirkland. Pero kung to gain siguro yung ginagamit ko, medyo mas mabilis po yung tubo. Pero mahal kasi tapos hindi na po siya available po ngayon. So ilang beses na po ako nag-check po sa Shopee at saka sa Lazada, wala na pong available na to gain. Yan po, I hope po guys, nag-enjoy po kayo sa aking video po ngayon. But bago ko po tapusin ang aking video, I would like to shout out po sa lahat ng mga Hostinatics Fanatics members ko na sina Ate Julius Beauty, Dicycles, and Kumaring Pam. So I hope guys, you enjoy my video. I hope you can like and share my video and please click the subscribe button and notification bell para ma-update naman po kayo sa aking mga bagong videos and live streaming sa aking channel. Bye-bye!